Yo, what's up guys? Welcome back to our channel, Kalime Online po. Guys, alam niyo po, meron tayong meron lang akong gustong patunayan ngayon, kaya i-update ko kayo. Naghagila pa ako ng magnet para lang ma-prove sa aking sarili kung talaga nga bang merong non-magnetic at magnetic na 1 peso BSP series coin. Ayan, meron po kasi ako dito ang dalawang year 2003 na 1 peso. Ayan, kaya ilang araw na rin ako naghahanap ng magnet para talagang ma-prove at mapatunayan itong aking dalawa na ito. Maaring isa dito ay magnetic at non-magnetic. Ayan, kaya samahan nyo ako guys at pero bago lang tayo magpatuloy sa mga bago lang sa ating channel, huwag na huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. So ayun guys, pupunta rin tayo sa Animista kasi doon makikita rin natin yung impormasyon kung anong mga taon nagsimula yung series na non-magnetic at magnetic. So ayan, so tapusin po ninyo yung video para hindi nyo ma-miss yung mga impormasyon na aking ibibigay at kukunin na rin natin yung value na itong year 2003 na ito. Kaya punta tayo sa Animista. Siya nga pala guys, bago ko makalimutan, hindi ko pa natitesting, papakita ko muna sa inyo. Titestingin natin, meron yung aking magnet. Kukunin ko muna para testingin natin dito kung alin sa dalawang ito yung magnetic at non-magnetic. Ayan, saan yung magnet ko be? Wait lang guys, mukha nawawala pa yung magnet ko. Ito na siya, dito lang siya. So ilang araw ko hinagilap itong magnet ko guys, para lang maipakita sa inyo. Ayan, unahin natin dito sa kunin natin yung magnet. Ayan, oh guys, itong nasa kaliwa, so magnetic itong isa na to. Ayan, kitang kita naman, hindi naman po magic yan ano. Oh, magnetic siya, yung medyo mas magandang kondisyon, year 2003 guys, magnetic. Ayan ang ebidensya. Ngayon itong isa, ano kaya ang mangyayari dito guys? So ayan guys, itong isa hindi siya magnetic. Ayan, kitang kita nyo naman. Ayan, oh ayaw. So ayan guys, mayroong talagang magnetic at non-magnetic na 1 peso BSP series coin. Tapos punta tayo ngayon guys sa Animista para makita natin yung kung anong series po yung kung anong taon yung series ng mga non-magnetic. Ito po siya guys, Animista. Sa mga hindi pa po nakakalam, ano, search nyo lang itong Animista sa Google para makita nyo at makakuha po kayo ng mga information. So ito, dadaan lang naman natin ito. Ano. Ang use po ng non-magnetic guys na 1 peso ay 1995 to year 2003. So ayun guys, tapos sa yung years po na magnetic is year 2003. Yan kasi meron nga po siyang non-magnetic at magnetic. So year 2003 po hanggang year 2017 BSP series coin. So ayun po yung series na magnetic. So ayan, tapos titingnan na rin natin kung alin nga ba sa dalawa ang mas malaki ang value ng yung non-magnetic ba o yung magnetic na 1 peso. Tapos guys, punta muna tayo dito sa NGC dahil matagal-tagal na rin ako hindi sumisilip dito para kumuha ng mga value ng coins natin. Ayan, NGC Numismatic Guarantee Corporation. Meron din po kayong impormasyon na makakuha dito. Ito pang sandaigdigan po itong NGC na ito. Sa labas po ng bansa ang presyo. Ayan po, konektado po itong NGC sa eBay. Ayan, makikita nyo po dito yung years, 1995 to year 2003. Non-magnetic peso. Ayan, pansin nyo, andito yung eBay, yung logo niya. Tapos yung pag in-scroll niya, pakaliwa guys, makikita nyo yung mga grade na yan. Ayan, yung mga GVG, ayan po yung mga grade na ang barya. So ayan po yung mga value. Sa grade na 65 guys, ayan po ang value ng mula 1995 is ano na siya, 1995 $1, tapos sumunod 1.80. ayan, tapos mula doon guys sa 1996 ano hanggang dito sa may
Year 2002, pare-pareho po ang kanyang value sa grade na 65, $1.80 na po. At guys, yung year 2003 po natin, ang laki na po ng value sa grade na 65. Kuha na po siya, $11 na po. Ayan guys, itong value nito guys, nakabase po ito sa may Numismatic Guaranty Corporation. Hindi po ito yung value dito sa atin, sapagkat nakabase nga ito kasi international po itong NGC na ito. So ayan, at mamaya titignan din natin doon sa Numista kung ano-ano po yung mga uri, kasi tutalan dito na rin lang tayo, lulubos-lubosin ko na para maibigay ko ng buong-buo ang impormasyon about dito sa year 2003 na 1 piso BSP series coin. So ito guys, dumiretso na ako sa Numista. Kinat ko na para mabilis lang po tayo ngayon para di masyadong humaba yung video natin. So ayun guys, 2003. Dalawa lang po yun nandito. Yung isa nasa taas is 10%. Normal letters. So ayan. Ito po yung ating hawak. Ano? Normal letters. Hindi lang sinabi rito kung magnetic ba ito or non-magnetic. So hindi in-update ng Numista. No? Pero itong 10% na ito, siguro maaaring ito po yung magnetic. Kasi mababa lang yung value niya rito . Kasi sa NGC nga nakalagay doon, non-magnetic isa $11. So ibig sabihin po nun, mas mataas po yung value ng non-magnetic na 1 piso year 2003. Ayan, sa good condition is 2.86 lang sa verified 13.13. Ayan, tapos guys, ito 2003 yung 0.3%. Pareho lang sila, wala silang reverse type pero may frosted siya. Meron pong frosted na year 2003. Yung ating pong hawak isa, hindi po ito frosted. So ito ang hanapin nyo guys, yung frosted, no? So kung merong frosted tapos non-magnetic siya, ba, kung yun ang mahahanap niyo guys, kung meron mang ganon, malaki po ang magiging value, no? Kasi yung non-magnetic lang isa is $11 na po sa NGC, no? How much more kung frosted na siya tapos non-magnetic pa, 0.3% dito. So ayan guys, so sana na nakuha nyo yung ibig ko sabihin dito, no? Hanapin nyo isa frosted na non-magnetic. Ayan, so ayan po ang kabuhan ng ating accounting ngayon. Maraming salamat po muli. Sa mga bago lang sa ating channel, huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi ka pong updated. Ayan, so until next time po, God bless you all. I'm out.